Mabuhay! Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang karugtong ng pagsusulit, ang layunin, pamamaraan, uri, pagsuri at pagbuo ng item. Simulan natin ito sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa buhay, salamat sa karunungan at kaalaman. Sa pagbabahagi ng araling ito, matimo nawa ang kahalagahan ng pagsusulit sa bawat nakikinig. Maraming salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pangunahing layunin ng pagsubok, pagtataya o pagbibigay ng pagsusulit ay upang masukat ang natutunan ng mga mag-aaral sa ginawang pagtuturo ng guro sa partikular na asignatura at lawak ng panahong sakop ng kanilang pag-aaral. Maaari itong ibigay upang matiyak kung taglay na ba ng mag-aaral ang mga panimulang kakayahan o kaalaman na kakailanganin sa pagsisimula ng pagtuturoan. Malaman din kung saan magsisimula ang pagtuturo ang isang tagapagturo. Paano ba gumawa ng pagsusulit? Kailangan masukat ang buong katapatan ng mga kasanayan at kabatiran na naisukatin. Maayos na pagpaplano at paghahanda. Dalawang mahalagang bagay. Isulat ang mga item. At pangalawa, suriin at ayusin ang mga item. Sa pagsulat, gamitin ang talaan ng espesipikasyon. Sa Ingles, ito ang TOS, yung Table of Specification, na ginagawa ng bawat guro para sa paghahanda ng kanilang pagsusulit kung paano ba o ano-ano ang mga item o ano-ano ang bahagi ng pagsusulit na kanilang ibibigay. Suriin at ayusin ang mga item. Maaaring ipasuri ito sa isa o dalawang kaguro, yung medyo kalapit ng guro o medyo mas mataas sa kanya, o maaari rin naman na kasama niya sa kanyang o yung tinatawag na ka-level niya ng tinuturuan. Okay? Maaari din naman na siya na lamang basta mahusay ang kanyang pagsusuri, lalo na kung ito ay hindi naman mga major na exam na tinatawag. Pero kapag major exam, kinakailangan talaga na medyo humingi ka ng gabay sa iba pang guro. Pinakamainam talaga na nabasa mo na, nabasa mo ulit, pinabasa mo sa iba, at binasa mo muli para mas sigurado ka na walang mali. O pwede pang mapalitan kung halimbawa kulang pa. Okay. Sunod natin ay ano-ano ba ang mga tanong sa pagsuri ng mga item? Merong walo. Una, sinusubok ba ng bawat item ang isang tiyak na kasanayan na kasama sa talahanayan ng espesipikasyon? Nasusubok ba sa bawat item? Pangalawa, akba ba sa sinusubok na kasanayan ang bawat uri ng item sa pagsusulit? Pangatlo, maliwanag bang nakasaad ang hinihingi ng bawat item? Meron kasi mga panahon na may mga katanungan na hindi masyadong malinaw, kaya kinakailangan pang tawagin kung sino yung gumawa ng pagsusulit na yon. Kaya mas maigi na maliwanag ng nakasaad ang hinihingi ng bawat item. Sunod, wala bang mga di kailangang salita o pahiwatig ang bawat item? Sunod, may sapat bang antas ng kahirapan ang item para sa mga kukuha ng pagsusulit? Pampito, ang mga distractor ba o yung tinatawag na joker ay sadyang mabuti at maayos ang pagkakabalanse? At hindi ba siya magtutuntun sa wastong sagot? Parang nagbibigay siya ng clue. Ah, kitang-kita mo na, di ba? Kung nanonood kayo ng dati, yung Who Wants to be a Millionaire, hindi ko alam kung naabutan nyo na yun. Nakikita mo doon, nagbibigay sila ng mga clue. 50-50. So, tanggal yung dalawa, maiiwan na lang yung dalawang tinatayang sagot. Sunod, may sapat na dami ba ng item para sa bawat layunin? O kasanayan sa talahanayan ng espesipikasyon? Diba, bawat bahagi, kadalasan nilalagyan natin yung 10 item. At ang huli, hindi ba kakikitaan ng regular na padron
ang paghahanay ng mga wastong sagot. Pag sinabi nating padron, yung tipong nagbibigay tayo ng clue o yung tinatawag nila na pattern sa mga kasagutan. Paano ba ayusin ang mga item ng pagsusulit? Una, pagsasagawa. Tatlo yan, pagsasagawa, pagsasaayos, tapos yung paglalakad. Sa pagsasagawa, samahin ang mga item na magkakauri. Ano-ano ba yung mga item na magkakauri? Isaayos ang mga item ayon sa antas ng kahirapan. Nagsisimula muna tayo sa mababang antas lang. Yung medyo madali pa. Tapos unti-unti siyang humihirap. Pangatlo, ilahad muna ang madaling item bago ang mahirap, katulad ng binanggit ko. Kasi may mga panahon na ang mga nagsusulit ay nawawala na agad ng gana. Sa unang bahagi pa lamang ng pagsusulit, umaayaw na sila. Tinatamad na silang sagutin na napupunta sa pagkabagsak nila sa asignaturang yon o sa pagsusulit na yon. Sabi dito, ang mga panuto daw ay kailangan. Sorry, ang mga panuto ay kinakailangang payak at maikli. Pag sinabi nating payak, simple lamang dapat. Ibig sabihin ay nauunawaan ng sino mang babasa. At maikli lamang siya. Bakit maikli? Kasi nga, pag masyado mong hinabaan ang panuto, ay baka mas maguluhan sila sa kung ano ba talaga ang kanilang susundin na paraan ng pagsagot. Kaya gawing maikli, simple at maikli na nauunawaan agad-agad. Sunod, may impormasyon hinggil sa layunin. Tapos, nakalagay din dyan ang panahon kung gaano ba kahabang oras mo dapat sagutin ang pagsusulit na yon. At ang pinakamahalaga sa lahat, papaano mo ba yun sasagutin? Bibilugan ba? Pupunan ba ang bawat puwang? Yun yung pinakamahalaga. Yung layunin mo sa pagsusulit, panahon kung gaano katagal o kahaba ang gugugulin sa pagsagot at paraan, papaano siya sasagot. Napakahalaga yan sa isang panuto. Okay? Paano naman, karagdagan pa, papaano ayusin ang mga item? Tandaan natin na kung higit sa isang uri ng pagsusulit, ang kabuuan ng pagsusulit, kinakailangang magkaroon ng pangkalahatang panuto. Ang pangkalahatang panuto, kadalasan nilalagay yan sa unang pahina pa lamang ng iyong pagsusulit. Diba? Sa unang pahina kasi nakalagay doon ang pangalan, ang section, ang subject, ang guro kung minsan, at ang oras ng pagpasok. Pagkatapos doon, ang kasunod na kaagad noon ay ilalagay na ang pangkalahatang panuto. At syempre pa, ay meron siyang tiyak na panuto. Pag sinabi naman nating tiyak na panuto, inilalagay ito sa bawat partikular na uri ng pagsusulit. Di ba? Kunyari, ang iyong pagsusulit, o halimbawa, ang iyong pagsusulit ay sinimulan mo muna sa tama o mali, may panuto kang ilalagay doon. Tapos, ang susunod mo naman ay punan ang puwang, halimbawa, may panuto ka din doon. Tapos, kung ang naisip mo naman ay kilalanin o pagkilala sa mga bagay o tao, maglalagay ka rin ng eksaktong panuto para doon. So, meron pang kalahatang panuto at merong tiyak na panuto sa bawat bahagi ng pagsusulit. Ano-ano ba ang mga dapat isalang-alang sa pagsusulit? Una, layunin. Pangalawa, kakayahan. Pangatlo, yung behavioral objectives o yung dapat igalaw ng isang mag-aaral. Pang-apat, yung binabanggit ko kanina, ang talahanayan ng espesipikasyon o yung TOS. Yung kahandaan, paghahanda ng mga guro sa kung paano niya ba ibibigay antas o ang yung antas kung paano nagsisimula ka sa mahirap muna papunta sa mataas na antas o critical na pagsusulit yan. At panglima, ano ba ang mga uri ng pagsusulit ang iyong gagawin? Ito ba ay multiple choice, fill in the blanks? Nakadepende yon, nakalagay yun lahat. Yung limang yan ang mga dapat na isaalang-alang sa paggawa ng
pagsusulit. Ano-ano ba ang mga uri ng pagsusulit? Marami. Ito, meron dito ako nilagay na una dyan, diagnostic test o panunuri ng pagsusulit. Ito ay binibigay bago simulan ang pagtuturo ng isang kasanayan para matiyak kung taglay na ba ng mag-aaral ang mga panimulang kakayahan. Ibinibigay din ito para malaman ang kaalaman ng bahagi na kailangan dinanin o payabungin pa sa mga mag-aaral sa isang partikular na asignatura. Ang diagnostic test din ay nagbibigay ng detalyadong datos na tumutulong sa mga guro upang makabuo daw ng mga pamamaraan para sa mabisang pagkatuto ng mga mag-aaral. Isa pa, pagsusulit ng natamong kabatiran o yung tinatawag nating achievement test. May mga itinakdang pamantayan at layunin itong masukat ang mga kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa asignatura. Sinusukat din ang kakayahan ng individual sa kanyang kaalaman sa isang partikular na nabagay. Ito ay nakapupos kung gaano kalaki at kalawak ang mga nalalaman ng mga mag-aaral sa mga espesipikong paksa o asignatura. Ang achievement test din daw ay nakabatay sa mga kakayahang itinuro na napapaloob sa syllabus ng guro. O di ba meron tayong syllabus ng kurso na naglalaman na yon ng pangkabuuang aralin gabay para sa isang semestre halimbawa. So, ito ay pagsusulit na pangwakas na naglalayong malaman ang hangganan ng pagkatutong natamo sa mga layuning itinakda para sa tiyak na panahon. So, ang achievement test ay binibigay pwedeng per term, pwede din namang per quarter. Okay. Dagdag pa, aptitude test. Ang pagsusulit na ito ay magsasabi kung kakayaning matutunan ba na mag-aaral ang isang wika. Ayon nga kay Badayos 1999, sinusukat daw nito ang kakayahan at interes sa pag-aaral sa isang lawak. Lawak, ibig sabihin yung sakop. Ayon naman kay Belbes 2000, ito ay binibigay upang mabatid kung ang isang mag-aaral ay may kakayahan o kawilihan sa isang particular na kurso o yung career o yung vocation na kanyang napili. Sunod, ang pagsusulit na criterion reference. Ang pagsusulit na ito daw ay may itinakdang pamantayan na dapat pinagtatagumpayan ng bawat examinee. Kailangan makaabot ang mga mag-aaral sa pamantayang ito upang masabi na naipasa talaga nila ang pagsusulit. Pagsusulit na norm reference naman. Ito ay pagsusulit na paghahambing ng bawat mag-aaral. At ang resulta ng norm reference ay ginagamit na batayan ng mga kurso. Maraming salamat sa Panginoon. Magkita-kita tayo muli sa aking susunod na video. Paalam!